يلا ترتيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ini boleh mi yang dari dari musuh di sana. Ini dia. Ya. Ini dari mi. Okay, kami mau pangeran tu dah. Boleh minta beli sah. So. Ay, adjust. Dalawa lang kasi yung ginagamit namin, barbell sa dumbbell. Ayan, para magamit niya yung dumbbell eh. Alisin niyo yung nasa barbell. Technician. Di ka pala na ganun. Ha? Di ka pala na ganun sa nakahiga. Tapos na ako eh. Kaya nga nilagay ko. Di nakahiga na ganun? Tapos na ako. Hindi ko pala nakahiga. Malito. Sige lahat yan lang mo. Nilagay mo pala yung apat dyan eh. Alisin mo yung apat. Yung isa. Yung 3 kilos. Ay, dalian mo. Naka 10 minutes ka na. Isang set, ha? Nalagay mo sa maliit. Yan, sakto yan. Nag-workout siya, 15 years old pa lang yan, nag-workout na. Si 16 na siya. Ayaw kong mandaro yung ano niya, malis yung taba. Eh, huwag yan. Ay, ito pala yung siya. Ito yun. Yung malaki, malaki. Masigyan mo yan. Kasi sabi mo, masasama na eh. Ayun yun eh. Masasana yung gas. No. Ako na. Ayun lang yung bench namin. No? Kapirasong plywood lang. Nag ano kami. Nag-workout. Yung workout namin may purpose talaga. May purpose sa kanya, may purpose din sa akin. Kaya ginagawa namin ito to awaken. To awaken the youth, the youngsters, yung mga millennial generation dyan. Pati mga oldsters. Despite of despite of hungers, maski sa kakulangan, eh nag-workout pa rin kami para may purpose naman yung naghihintay kami sa wala, ganun. Who knows? Baka this month or next year, mag-iba naman yung ano namin, buhay. Yung setup namin, yung buhay namin. So, sa ngayon, ang ginagawa namin eh, yung pag-workout. Ang pag-workout namin ito eh, parang sinasabi ko sa inyo eh, all the same like promise of vows na ginagawa namin. Parang panata na namin to. Yep. Parang panata na namin to na ginagawa namin ito, sir. Ginagawa niya. 15 years old pa kasi ginagawa na niya ito. Dapat higitan niya yung ginagawa ko dahil para din sa kanya ito. Who knows, baka maging ano pa siya, maging model ng mga youth na nag-i-strive na gumanda ang kanyang katawan. Hindi lang katawan, pati buhay niya, pati ano, finances or what? Di ba? He's only 15 years old pero nag-i-strive siya. Sana kayo din, yung mga kabataan na lalong nakikita ko sa Garden Villas,
nag-workout, nag-jogging, dito nga, nag-jogging, para ma-achieve nila yung goal nila na bumaya pa lalo. Kahit na sila yung nagpapapahit pa. Eh, ang mahirap, kailangan mag-workout kayo para, kasi, it's okay na mag-jogging, pero at, alam ko nag-jogging eh, para pumayat sila eh. Para... Pumayat ako eh, nag-jogging pa eh. Oo. Yan ang, ako nagnanarrate sa ngayon. Meron na akong ginawa na video, it's a silent video. Pero inanarrate ko yon kung ano yung sasabihin ko eh, tungkol doon, bakit po kami nag-workout? Di ba? Ito, may purpose po talaga ito. Although, hindi ito tinatangkilik ng mga Pilipino itong ginagawa naming pagbibidyong ito. Imagine eh, sa higit na libo-libong friends namin eh, 700 pa lang subscribers namin. But the real truth, kaya namin ginagawa ito is to achieve yung mga programs sa advocacy namin. May mga projects kami na gagawin. Habang may pandemic siya, ganito yung ginagawa namin. Parang para hindi namin malimutan na may pangako kami na dapat namin gawin. Kaya naririto kami, maski walang achievement, walang development sa aming ginagawa, at least may development sa sarili namin sa aming ginagawa. And he loses 15 kilos already. Ha? Dati 98 kilos yan. Ngayon, eh, alos nang alahati na yung ano niya, yung weight niya. Maka nasa 85 lang to, 80. Dati 98 kilos yan. Ngayon mataas pa nga siya sa akin, the age of 15. 5'10 na siya. Ang height niya 5'10. Kaya ginagawa niya ngayon eh, pag-workout ko, anong ginagawa ko, sinusunod niya para makuha niya yung gusto niyang gawin. At least. Yeah. Paano mata ko? Listen mo, but at least mayroong sense of purpose yung ginagawa namin. We are aspiring at something that is good for us and good for you and good for the people of the Philippines. Ang ginagawa namin. And after that, yung advocacy namin, yung mga livelihood projects na gusto namin gawin, eh magagawa namin. And at this moment, kaya namin ginagawa ito, eh para ma-achieve namin yung goal namin. Kung hindi namin ma-achieve yung goal namin para sa inyo, ginagawa namin para sa sarili namin, para maging soul model para sa inyo na meron kayong susundan na pwede pala kahit wala. Kahit sinasabi ko sa inyo, maski senior na kayo, maski may edad na kayo, dapat eh, gumaganda yung buhay ninyo, gumaganda yung katawan ninyo, at gumaganda din yung, ano, gumagwapo din yung mga lalaki, di ba? Si dati, ano to, bilugan to, ngayon, tamo, malaki pa yung katawan sa akin. Eh, tapos tumataas pa siya. Oh, baka merong ano, baka merong magkano sa iyo, mag-sponsor sa iyo, di ba? Kompletong equipment. Okay. Kaya ngayon, body shop diyan sa SM, eh, baka makuha ka eh. Oh, i-train ka, i-ano ka. Gumanda yung katawan mo, maging model ka ng mga equipments nila, ganun. Di ba? Who knows? Ano lang, tayo lang. Hindi naman tayo nagmamadali eh. As long na merong gustong mag-donate ng pagkain. Ngayon, meron kaming pagkain nga ngayon. Merong ano eh, supply sa amin. Oh, biro mo. Hindi naman kami humingi, pero binigyan kami. Oh. Siguro alam na wala tayong pagkain. Ha? Alam siguro wala tayong pagkain. Kaya na. See? Oh. Kailangan eh, makontento tayo kung ano yung meron. Ako nga, maski wala kami, iniisip namin para makatulong sa inyo yan. Kaya, eto, workout lang, tuloy-tuloy lang kami. Etong ginagawa namin ito, sana makabuti rin sa inyo. Hindi kami gumagawa ng YouTube o ano, bakit nakaubad pa. Kasi para malaman nyo yung purpose na merong ano, yung development na nangyari. Kung makikita nyo noon ito, talagang yung katawan nyo talagang bilog, talagang laki ng chin eh. Ngayon, lumiliit na, nagkakaroon ng shake. Oh. Dahil sa po, and imagine, dalawang klase lang itong equipment namin. Barbell, saka dumbbell lang, saka liliit lang. Wala pa kaming spotters, wala kaming ano. What more, yung mayayaman na sana mag-donate sa amin ng mga ano. Oh, may Gcash pala kami. Para makabili. Pero na kaming Gcash. Oh.
Balay mo, maski piso-piso lang ho dyan, eh, mabigyan kami, ano? O, may Gcash kami. Hmm. Anytime, pwede kayong mag-donate sa amin ng mga equipment, eh, mga, ano? O. Alam mo, yan, gumaganda na yung katawan niya, konti-konti, shape na lang. Mas maganda shape sa akin, payat kayo, tapos nagpapataba ako. Eh, paano ko matataba nito kung kulang-kulang sa pagkain din? Kulang sa sustansya. Kaya naman, kaya nila steak. Steak, saka gulay. Salmon. Gulay, ang mahal ng gulay ngayon. Oh, mahal-mahal pa ng gulay. No, huwag itong para ano. Sige ka lang para yan. Nakikita ka nila. Kasi nagkakaroon na siya ng shape, oh, nagkakaroon ng guwit dito. Oh. Ayan, dapat na no, tularan niya, 15 years old, magti 16 pa na, sa November 22. Malapit na. Tapos na ito, magpiprito pa tayo? Ha? Magpiprito pa tayo? No, magpiprito pa rin ang mga, sabi. Ano na? 11:30 na pala, oh. Sipin mo, hindi pa kami kumakain. Yan ang palagi naming ginagawa araw-araw kasi wala kaming magawang paraan na maski sabihin mo meron dami nag-aalok na online business yung pala yung sinasabing 10% effort para mag-ano eh maglalabas ka rin ng pera ano yung lalabas na aming pera imagine yung 10% talaga, effort yung products kasi bibenta mo oh, bibili ka ng products bibenta mo kaso pinipili tayo eto sa akin binibigay ko ng libre kahit 5 wala mag-subscribe lang sa akin pag nakuha ko yung subscription kung ano may mapapatuloy ko na ito. Kaso wala. Yun. Eh, hinahanap ko, mag-subscribe lang sila sa akin. Walang bayad. Biro mo, subscribe, tapos panoorin. Oo, mag-swipe lang sila. Panoorin. Bakit hindi natin magawa yung gano'n, di ba? Sayang yung panahon na ano. Sipin mo, daliri lang yung ginagamitin niyo para matulungan ko kayo. Kaso, nahihirapan pa rin ako. Yun. Buti pa yung mga foreign vloggers. Naiinggit ako sa kanila. Inggit na inggit ako sa mga foreign vloggers. Kasi yung sabi ng mga nagko-comments na Pinoy eh, mas mahusay daw mag-vlog yung mga foreigners. Meron daw sense. Sila? Meron sense. Yung natutuwa sila, yung mata nila eh, iba yung nakikita nila. Ayaw kasi nila ng kapwa nila Pilipino eh. Dinidispite nila? Oo, dinidispite nila, sarili nilang lahi. Sinusumahan nila? Sinisiraan yung dapat biro mo kung ano, ang dami na sana natulungan ng mga kapwa natin Pilipino. Kaso iba eh, mas gusto daw nila yung mga foreigners, foreign vloggers. Sarap ng buhay nila ngayon, no? Nasa Port Bonifacio nakatira, sa Makati. Wala sila, hindi sila nagtatrabaho, no? Nagbablog lang sila. Pero sino yung nag-aaral sa kanila, nagsasubscribe? Pilipino. Oo. So, ang dami pa nag-ano sa amin, kaya pati boses ko napag-aaron eh. No. Pati boses ko raw, pangit eh. Maganda pong makikita nyo sa Pinoy kung lahat pala ng mga Pinoy eh, pangit sa kapwa Pinoy. Paano tayo magkakatulungan yan? Paano ko kayo matutulungan kung ayaw nyo tulungan yung sarili ninyo? Kami, tinutulungan namin yung sarili namin. Maski wala nga kaming makain, tingnan mo, tuloy-tuloy pa rin ginagawa namin. Diba? Oh. Hindi kami naiinip, hindi kami nabuburyo, hindi kami na-stress. Ginagawa namin kasi yung gusto namin eh. Habang wala eh. Oh. Pero huwag niyo sabihin na nakakita kayo ng ganitong klase ng lugar. Eh, kala niyo maganda yung buhay namin dito. Hindi eh. I told you before, mabait lang yung may-ari sa amin. Kaya naka-stay kami dito, na-affirmi kami. And who knows kung kailan kami makakabayad. Buti pa ba ito? Baka isang araw, mabuyo na rin. Paalisin na lang tayo. Ito. Oh. Kaya sana, itong ginagawa namin ito ay maging mabuksan ang kaisipan ng kapwa natin Pilipino na magtulungan naman tayo. Please naman. Oh. Swipe lang. Shout out lang sa mga popular na YouTubers at saka vloggers, mga community vloggers. Sana sila, meron sila na malaking tulong sa kanila kung sila ang gagawa dahil marami silang subscribers. Hindi ko alam bakit marami silang subscribers. Samantala sa akin, yung sense of purpose ko para sa mga pamilyang Pilipino, napakalawak.
yun dapat sana yung concentrate nila, yung mabigyan ng permanente yung pangkabuhay yung mga, ka, yung mga mahirap na Pilipino. Para hindi na sila sumasa sa gobyerno. Kasi maski yung gobyerno sa atin, hirap na hirap talaga. Kaya sana pagtiisan mo natin ang nangyayari sa atin ito. Kaya ang inaasahan ko lang talaga yung makatulong kayo sa advocacy ako. Tulong-tulong tayo. Para mabuhay tayo ng sapat. Mabuhay tayo ng masaya. Sana naman hindi dumating ang panahon na magmukha tayong zombie. Gutom. O kaya maging magmukha tayong aso na may tali na hawak-hawak ng mga matatanda. Hila-hila tayo. Eh paano na kayong mga kabataan ngayon yan? No. Eh sabi nila, palaging ganun na lang ang sinasabi ko. Sawang-sawa na ako sa magulang namin, sa kakasabi ng ganun, ano ba tawag doon? Diksyon. Oo, marami. Kakasalita ng magulang sa amin, sawang-sawa na nga kami. Oo, yung mga pangaral ng magulang. Sabi nga nung isang nag-comment sa akin, narinig na namin yan, sa magulang pa namin. Narinig nyo pala, ba't hindi kayo nakikinig? Kaya tuloy, ganun kayo. Sabi ko eh, sabi ko eh, kung marunong lang kayong magbasa sa kapakinig eh. Sana sarap ng buhay ng Pilipino kayo. Sarap, sarap ng buhay ng Pilipino. Biro mo 400 million texts a day. Bawat isa sa atin magkaroon lang ganun na subscribers eh. Eh di ang yaman-yaman ng Pilipinas, ang yaman-yaman ng Pilipino. Eh kaso kayo nagpapahirap sa sarili ninyo, ayaw nyo tumulong eh. O paano ko kayo matutulungan kung sarili nyo nga, hindi nyo matulungan, di ba? Nala akong magagawa hanggang ganito na lang ito eh. Para akong silang tape recorder nito na paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Habang siguro mabuksan yung sarado nyong isip, ganun. wala akong magagawa, kundi ano, palagi ipaabot sa inyo yung ganun na... Wala eh. So sa ngayon, hanggang hindi natatapos ang pandemics, meron kaming gagawin na parang umpisa ng livelihood program namin. At magte-test muna kami ng ano. At sana sa katapusan ng taon na ito, dumating na yung mga mag-i-invest sa mga sponsors para doon sa mga pamilyang gustong tulungan para magkaroon ng sariling livelihood project. Yun lang ang iniintay ko. Kaya kung magsasubscribe kayo, siyempre, uunahan ko yung nagsubscribe sa akin na pamilya. Yan ang uunahin ko talaga. At meron na kaming makakasama dito na merong nalalaman sa computer kung ano, para i-edit lahat yung mga ginagawa namin at para maabot yung mga kapwa natin Pilipino na magkaroon ng sariling livelihood program. At kung sino yung maunang nagsubscribe sa akin dito, shoutout ulit sa akin at nalalaman ko naman kung sino yung palaging nakikinig at tumatawag at laging nangumusta sa akin. Kaya malaking tulong ang ginawa nila sa akin na hanggang ngayon ay hindi ako iniwanan. Maski minsan hindi ko sila masagot ng maigi dahil nga nagkukulang ako sa oras. Mag-isa lang ako para sumagot sa mga minsan 500 messages an hour. Hindi ko lahat masagot. Kaya pasensya na ho kayo kung hindi ko kayo nasasagot agad. Balang araw bawat isa sa inyo may kasagutan ng sasagot bawat tanong ninyo dahil mayroong mangilan-ngilan na gustong tumulong mo sa amin sa advokasya namin ito. Kaya sana naman sa tulong ninyo para matulungan ko kayo, swipe lang ho, mag-subscribe kayo sa Mamang Jeepney Driver. O, kagaya ni Isko Moreno, God first. Ika nga, God first. Para mabigyan ng Diyos yung kapalaran ninyo, yung pangarap ninyo sa buhay. Ganda ng t-shirt ni Dad. Alam na. Ganda ng sandal niyo po. Yan yung sinusot ko na sa Panakay Papay. So, tatapusin ba natin? Ba, buti ikaw naka 20 minutes ka. Ako, ano lang? 30 minutes? Paputol po eh. Ah, paputol-putol. Yung marunong magano. Yan ginagawa niya. Maski ano lang, 30 minutes na workout lang everyday. Huwag mo naman papagurin yung katawan mo kasi... Magpakasaya.
papagurin mo lang yung katawan mo kung marami kang kinakain. Ganun lang yun. Simple-simple lang. Huwag mong papagurin ng katawan mo dahil biro mo, papagurin mo, walang energy ang katawan mo. Ang kinakain mo, puro... May towel po. Tuyo. Puro tuyo lang ang kinakain mo. Tapos eh... Kari! Mabigat yan. Kala nyo, bakal lahat yan. Hindi ko kami nakikipag-competition sa mga bodybuilders. Ano ha? Eh, ano lang ko kami. Kumbaga, binibuild lang namin yung ano namin eh. For the purpose na gumanda lang yung katawan, hindi yung pumangit. Pero hindi yung bato-bato. Hindi kami nag-workout para maging bato-bato yung katawan namin. Hindi. Nag-workout lang kami para... Pakasaya. Baka tularan din ako ng mga senior. Kaya tularan siya ng mga kabataan na mag-workout habang walang ginagawa, di ba? Hindi nasasayang oras nila. Parang ganun. And then, magkakaroon din kami ng mga lesson tungkol sa Asian side street food na ipiprepare namin. For the meantime, siguro mga dry goods ang gagamitin muna namin for the meantime kasi kulang pa yung ano. Wala pa yun. Kulang pa yung... Mag-start ko muna sa million tapos lalo. Yung biro mo kung 107 million na Pilipino magbigay ng piso. So, sa GCash ko, no? Paano mo ililink yung GCash dito, Gi? Mandali na lang po yun. Ilagay mo, ilink mo dito sa video mo, ha? Pag nag-ano kayo ng piso-piso lang, baka yung malaking tulong ninyo, magawa nun natin para yung mga nangangailangan, matulungan nun natin agad. Kasi yung piso ninyo, marami na yung maitutulong nyo. Tapos, magsasubscribe pa kayo, saka ano, di mas malaki maitutulong kasi ang magbibigay naman ng tulong sa atin yung YouTube eh. Di ba? Kaya kung magano kayo yung GCash, meron na ako kami GCash kasi meron tumulong sa akin kung paano paglagay ng GCash. Maski piso-piso lang ko, malaking tulong na ako sa amin yun. Para maumpisa nun namin yung advocacy namin yun. Biro mo, 107 million. Sabihin mo ng 50 million na lang, kalahati na lang. Sa piso, di 50 million, di laking bagay na yun para matulungan mo yung kapwa mo Pilipino, ano? Ang hindi ko lang alam kung may GCash lahat. Baka yung may kaya lang yung may GCash. No? Hindi ko alam yun. Dapat noon pa kasi yung nagkasakit ako, hinahanapan ako ng PayPal, ng PayMaya, nung taga-ibang bansa pa yun eh. Kaso wala ako noon eh. Tinulungan lang ako nitong ka-roommate namin na nag-work sa Globe, saka sa ano, sa Royal. Tinulungan lang kami. Kaya, last na yan, ano, Gi? 23, naka 23 minutes ka. Kailangan delikado ang workout. Pag tinamaan mo yung ulo mo dyan, patay ka. Basag ang ulo mo. Yan ang pinaka-delikado ang workout kasi. Mukhang mali yan. Bench. Hindi maigpit kasi makapagsiguro. Hindi nagdagan mo? Yan mo na lang. Bukas ako. Hindi mo bawasan. Ano mo? Ganunin mo, pilipitin mong dalawa. Pilit mo lang. Yung hindi kagalaw. Sige na. Yan, ganyan mo lang. Yan. Yan, di na naiikot yan. Ayan na. So, sige. Back bench press mo nang gagawin niya kasi. Back bench press. Yung ginawa ko nga na yan Hindi ko po nakita. Ulo mo. Stress mo yun mo yung kamay. Stress. Yan. Sige. Yung delikado pag tumahan mo. Huwag mo sasagad sa ulo mo. Kung hindi dikit. Tapos stress mo yung kamay mo. Huwag mo yung babaluktot para hindi tumama sa ulo mo. Yan kasi yung pinaka-delikadong workout. Kasi pag nagkamali ka, tumama sa ulo mo yan, ang bigat niyan. Pisak ang mata mo, kaya ang utak mo. Kasi mabigat tong ano niya, mabigat tong dumbbell niya. Ang purpose niya, magkaroon ng linya sa gitna yung katawan niya. Konti na lang magkakaroon na siya ng linya sa gitna.
Hindi niya pa lang yun. Wala pa yung six-pack. Malayo pa mangyari. Mga 3 months pa siguro. Yeah. Yeah. Mahirap yung ganyan. Pagtayo mo. Kaya mabigat yan. Okay na? Ha? O, hanggang dito. Paalam ka na muna. Hindi naman set pa eh. Oo, kaso masyado na mahaba. Okay. Pares na rin yun. Okay, babay ka na. Buboy.